Marahil ay naisip mo din kung bakit ang ilang tao ay napakayaman o di kaya ay bakit mas umunlad ang buhay ng iba kumpara sa karamihan. At malamang ay niisip mo na ang mga ito ay marahil namanan nila ang kanilang kayamanan. Ngunit ayon sa isang research, tama nga na ang ilan ay sadyang maswerte sa buhay at ang iba ay naging mayaman dahil dulot na din ng kanilang pagiging masipag at matyaga. Subalit napag-alaman na karamihan sa mga mayayaman ay may mga habits na nakakatulong sa pagbuo ng kanilang yaman. Kaya panoorin mo ang videong ito hanggang dulo upang malaman mo ang 5 money habits upang umasenso ang iyong buhay ngayong 2021. Habit number 1. Panatilihin na walang utang. Ugaliin na bayaran agad ang mga bagay na pinagkautangan upang mas maaliwalas ang iyong isipan at umasenso ang estado ng iyong buhay. At kung sadyang gusto mo talagang umunlad sa buhay, ang pagbayad ng iyong utang at mapanatiling wala kang utang ay ang pinakamahusay na paraan upang magsimula. Narito ang 2 paraan kung paano magbayad ng utang, ang snowball at avalanche method. Sa snowball method ay uunahin mong bayaran ang maliit na halaga at isunod mo ang mas malaking halaga na utang. Habang ang avalanche method naman ay uunahin mong bayaran ang malaking halaga at isunod mo ang mas maliit na halaga na utang. Sa madaling salita, alinman sa 2 ang paraan na gagamitin mong technique ay siguradong parehas pa din ang resulta at iyon ay upang mabayaran mo lahat ang iyong utang. Kaya mo yan, kabayan. Unti-unti ay matatapos mo din ito bayaran. Ang mahalaga ay maumpisahan mo na ito at kapag wala ka ng utang, ang pag-iwas sa pag-utang ay kailangan mo nang mapanatili. Tulad nga ng payo ng mga eksperto na dapat ay live only within your means. Habit number 2. Ugaliin na mag-budget. Ang pagbabudget ay hindi lamang tungkol sa paglilimita sa pera na iyong kailangang gastusin, kundi ito ay isang paraan upang ang iyong pera ay magamit mo sa lahat ng bagay na nais mo na naaayon lamang sa halaga ng pera na hawak mo. Dito ay gagawa ka ng desisyon kung paano mo gagastusin ang iyong pera sa loob ng isang buwan na dapat mong sundin. Sa pagplano mo ng iyong budget ay hindi nangangahulugan na hindi mo na mabibili ang mga bagay na gusto mo. Subalit ito ay isang paraan ng pagpapasya kung paano at magkano mo gagastusin ang iyong pera. Sapagkat kung may gusto ka namang bilhin na bagay na angkop sa iyong budget, ay maaari mo din naman itong bilhin. At isa pang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa iyong budget ay kung magkano ang pera na kailangan mo din maipon. Dito papasok ang habit number 3. Habit number 3. Regular na mag-ipon at mag-invest. Dahil sa nararanasan natin ngayon na pandemic, ay maraming Pilipino at OFWs ang nakapagtanto kung ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na ipon na kung saan ang iba sa atin ay nakapaglaan para sa emergency fund, kung kaya't kahit paano ay nakakasurvive sa buhay. Subalit karamihan ngayon sa atin ay nawalan ng trabaho at umaasa din ng ayuda na galing sa ating gobyerno. Ngayon pa man, ang magandang balita ay hindi naman kailangang maging mahirap ang habit na pag-iipon. Ang tip dito ay dapat mag-umpisang mag-ipon sa maliit na halaga lamang, ngunit dapat ay regular ang iyong pag-iimpok. Sa ganitong paraan ay dito mo madedevelop ang habit ng pag-iipon na kung saan ay darating ang panahon na hindi ka nasanay na walang maitatabi para sa iyong ipon. Dito pumapasok ang konseptong 21-90 rule na sinasabing it takes 21 days to make a habit and 90 days to build a lifestyle. Kaya panahon na upang umpisahan mo ang habit na ito. At kung mag-uumpisa ka pa lang na mag-ipon para sa iyong emergency fund, ay ugaliin na bumuo ka ng 3 hanggang 6 na buwan na halaga ng iyong buwanang gastusin upang sa ganoon ay may pantustos ka sa mga bayarin kung sakali man na dumating ang hindi inaasahang pangyayari sa iyong buhay, tulad ng pagkakaroon ng sakit o di kaya ay mawalan ng trabaho. At ang isa pang pagkakaiba ng mga mayaman at ordinaryong tao ay ang kanilang habit sa pag-i-invest. Halimbawa,
ang income ng mga mayaman na kung saan ay maaaring galing mula sa kanilang trabaho at iba't ibang negosyo ay siyang kanilang ini-invest sa iba't ibang klase ng investment at ang kita nila dito ang kanilang pinambibili ng mga bagay na gusto nila. Samantalang ang mga ordinaryong tao ay kontento na sa isang klase ng income. Sabi nga ng marami ay job security. At ang kita nila dito ang pinambibili ng kanilang luho at iba pang gastusin. Kung bago ka dito sa ating channel, please consider to subscribe and click the bell button para ma-notify ka sa mga bago nating learning videos. Habit number 4. Iwasan ang impulse buying. Ang pagiging impulse buyer ay isang mabilis na paraan upang masabotahe ang iyong budget at ipon. Kaya dito pumapasok ang halaga ng pagkakaroon mo ng plano upang mapigilan ang paggastos sa mga bagay na wala naman sa iyong budget. Ang isang halimbawa ay tulad sa mga online shopping site na kung saan kung may gusto kang bilhin ay ilagay mo muna ito sa iyong shopping list at huwag mo muna ito ilagay sa add to cart. Dito mo susubukan ang 7-day rule at hamunin mo ang iyong sarili na panatilihin ang mga bagay na nasa iyong listahan sa loob ng 7 araw o higit pa. At pagkatapos ay itanong mo sa sarili mo kung kailangan mo ba talagang bilhin ang mga bagay na nasa listahan mo. Sa pagsunod mo sa rule na ito ay makakatulong na malimitahan ang iyong pagiging impulse buyer. Habit number 5. Magtakda ng goals. Ang pagtatakda ng goals ay makakatulong sa iyo upang ituon mo ang iyong isipan sa pagbuo ng mahusay na money habits. Halimbawa, kung nais mong bumili ng sasakyan o di kaya ay sariling bahay, ay kailangan mo mag-ipon ng malaking halaga ng pera na pang down payment dito. Sa pagbuo mo ng iyong goals, ito dapat ay hindi lamang smart, kundi dapat ay smarter. Ang iyong goal ay dapat specific. Ito ay malinaw at totoong goal. Isang halimbawa, kung sa loob ng isang taon ay gusto mong makapag-ipon ng 100,000 pesos, susunod ay measurable. Dapat itrack mo ang iyong goal. Maaring monthly o di kaya ay quarterly ang pag-track mo dito. At kung ilang porsyento ka na sa goal mo, ay dapat mo din malaman. Ang goal mo ay dapat din na attainable. Dito ang iyong goal ay challenging, subalit posible mo pa din itong makamit. Susunod ay realistic. Dito ay kailangan maging honest ka sa sarili mo na kung saan kapag ang goal mo ay napakalaki, ngunit hindi naman kaya ng iyong budget o sweldo, ito ay hindi na magiging realistic. Susunod ay time-bound. Bigyan mo ang sarili mo ng deadline sa pagkamit mo sa goal na makaipon ng 100,000 pesos tulad ng sabi ko kanina. Maaring isang taon man yan o di kaya ay 6 na buwan, ang mahalaga ay may deadline ka sa pagkamit dito. Kailangan mo din i-evaluate ang iyong goal. Pagkatapos ng isang taon ay tignan mo kung nabuo mo ang goal mo na 100,000 pesos. Ikaw ba ay goal met or unmet dito? At ang huli ay ang reward. Dito mo itanong sa sarili mo ano ba ang purpose ng iyong goal. Ito ang magsisilbing motivation at inspiration mo sa pagkamit ng iyong goal dahil kahit gusto mo ng sumuko ay kailangan mo pa din ipagpatuloy at maging matagumpay sa mga pangarap mo. Tandaan na kailangan mo din maging consistent upang makita ang resulta. At ito ang kulang kung bakit ang ilan ay madaling sumuko sa buhay. Totoong mahirap sa simula, ngunit kapag nakita at naramdaman mo na ang resulta ng iyong mga sakripisyo, ay masasabi mo na sulit lahat ng pagsisikap mo. At sabi nga ni Mark Zuckerberg na may-ari ng Facebook na some people dream of success while others wake up and work hard at it. Kaya kung natuto ka at nagustuhan mo ang videong ito, please click the like and subscribe button at i-share mo na din ito sa mga kapamilya at kakilala mo upang maumpisahan na rin nila ang mga money habits na maaaring makatulong din sa pag-asenso ng kanilang buhay pinansyal. At huwag mo na din kalimutang i-click ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod pa nating learning videos. Maraming salamat, kabayan. Ingat and God bless.